Happy Monday, people! Hi, say hi. Say hi, tapos ako kami yung pet niya habang nag-hike. Say hi, people! Ano, hi, people? Happy Monday! Hi, fans! Hi, fans! So, it's Monday today. And may work ang lola niyo. So, yan. Dapat kanina pa ako nagpe-prepare. Pero, nalulula kasi ako. Kaya, nagpahinga ako ng konti pa. Uminom ako ng gamot. And sana mawala. Kasi mahirap mag-work. Mamaya matumba pa ako eh. Magbibiyahe pa ako. So, si Mimo naman mamayang hapon pa yung work niya. Pagdating ko, magpapalit kami dalawa. At itong bachingching na ito ay kanina pa ding gising. You're playing na. Love you. Hi. Hi. Bye-bye. Halos na tayo. So, yan. 3 hours lang naman yung work. And saglit lang. Tapos diretso uwi na rin ako kasi nga si Mimo naman yung mag-work sa hapon. So, yan. Dire-diretso tayo. Punta na ako ng Subway. Sakay tayo ng train. And then after that, kukuha pa ako ng isa pang bus. So, bilisan na natin, guys. So, yung Subway is only mga 2 to 3 minutes walk dito sa bahay namin. Malapit lang. And then, papunta sa terminal ng bus is siguro mga 15 to 20 minutes. Tapos, pag may bus ka agad, siguro mga 20 to 30 minutes lang sa trabaho. So, sabihin natin mga almost 1 hour or 1 hour in yung biyahe. Depende. So, ayan, nandito na ako. Kaya tayo. And, marami akong gagawin. Walang tao. So, sana matapos ko. Tumawag yung amo o yung employer ko kanina. And, tatawag ulit siya para ma-extend sa akin ng maayos. Tapos, nasa loob ako ng bahay. Tawagan natin siya. Tumating ako. Tawagan natin siya kung nakapasok na ako sa loob ng bahay. Wait lang, guys, ha. So, tayo na namin, guys. Tingnan tayo yung jacket. Okay. So, wait lang guys. Tawagan ko lang yung employer ko kasi may mga instruction siya na sasabihin sa akin. Guys, lipat tayo. Yan yung main bedroom. Lipat tayo dito sa isang anak na panganay. Pahanginan ko lang muna yung kwarto nila, pati yung kama. So, ganyan muna kalimitan yung ginagawa ko. Tinatanggal ko lahat ng bedsheets. Then, papahanginan ko muna yung kwarto, pati yung kama. Tapos, tatanggalin ko lahat. Then, babalik ulit ako sa pinaka-naumpisahan ko para i-beddings ko na sila. So, at least kahit pa paano, may ilang minuto na hangin yung bahay. So, sa mga duwe ko,
cover pa lang nila, guys. Sasakit na yung mga braso. Hindi pa ito. Pwede rin sana. May bewang mo naman. Yung manalaki. So, ganyan talaga. Hindi madali ang buhay ng isang OFW. Two down. And then, ito naman yung kwarto ng mga kiddos. Dalawang maliit. Yan. Down. So now, ang gagawin ko is set tayo ng labahin if meron. Ayan. Laba-laba. So ito yung mga blanchahin. Ito yung mga labahin. Malay ang itim sa puti. Mabilis, maliksi sa paglilinis. Lalo na part-timer pa. Dito, itong bahay na to is 200 square meters. Ang sabi niya sa akin yung dati, yung bago sila, bago nila building to. And for 200 square meters, guys, I have only 3 hours para linisin nila. Tatlong kwarto, apat na kamang ibe-beddings mo, tatlong banyo, malaking anong tawag ba sa atin sa salon eh? Malaking salas, malaking kusina. So talagang kailangan mabilisan ang galaw mo. Plus may plancha ka pa. At ang ipagwa-plancha mo pa is 5 tao, guys. 5 tao. May mga long sleeve. May mga kumot. So, kailangan talaga. Kailangan talaga, alam mo kung ano na yung naka programa mo
ano yung uunahin mo or yung sunod-sunod ng gagawin mo. And alam mo kung paano didiskartehan. Kasi kung lilinisin mo talaga na yung linis mo talaga is kailangan mabilis pero malinis. So yung kailangan pagdababalik nila ng bahay sa maghapon nilang wala, eh hindi nila magadat ng maalikabok ulit. Gets mo? Kasi may mga bahay na pag nilinis mo, mamaya may alikabok na ulit. Gaya nito. So, mahirap. Mahirap. Nakikita nyo yan? Puro laruan. Ang dami-dami. Buti ngayon, hindi masyadong makalat yung sahig ng puro laruan. Pero andito lahat sa salas. Yung kanilang toys. Yan. So, yan. Gustuhin ko mo siyang guluhin at ilagay doon sa lagayan niya. Hindi pwede. So, kailangan ayusin ko siya nang hindi siya nagugulo. Dahil pagdating nung alaga ako, for sure, hahanapin niya yung ginawa niya. So, yan. Tapos na rin ako mag ano ng mga alikabok sa bawat kwarto pa lang. And magbe-beddings na tayo. So, let's go. Gusto pa ng employer ko, wag na siyang pahanginan. Hindi naman sa wag pahanginan, pero minsan ang ginagawa niya, binababa na niya lahat nitong cover dito sa may paanan, tapos binubuksan niya na yung bintana. So, para pagdating ko, napahanginan niya na yung kwarto, and ibe-beddings ko na lang. Diba? Hihilahin ko na lang siya paakyat ulit, ipa-flat, and then okay na. Kasi nga, dahil nga nagtitipid din sila, ayaw nilang gumastos ng malaki, magbayad ng malaki sa mga domestic helpers nila. Gusto nila, madali din yung trabaho. Hindi din nila ako papahirapan. Kasi nga, syempre, pagdami ng trabaho, pagtagal ng oras. Nalalang oras, pagdagdag ng bayad. So, pinakain nila mga kasi. Kaya, okay lang sa kanila kahit hindi masyadong magpahanginan yung kwarto. Lalo na pag may planchahin, guys. Okay lang sa kanila yung hindi ko masyadong bigyan pansin yung bahay. Dahil sabi nga nila, may mga bata naman. Kasi pag galating din ang mga bata, magugulo din. Maglalaro din sila. Mas importante lang, matanggal ko yung mga alikabok. Tapos yung kusina at banyo. Then okay na. Hindi maka-arte itong mga employer ko sa linis, guys. As in, hindi sila maka-arte sa linis. Basta madatnan lang nila yung bahay nila na apuesto, na okay. Kapag pahingahan nila, ganyan. Okay na sila. Itong mga to,
marunong sa pera. Hindi ko naman pwede, hindi ko naman naanay na kurikot. Pero, alam nila kung anong mas importanteng bagay ang paglalaanan nila. Hindi sila gumagastos sa mga mamahaling mga gamit, damit, ganyan. Para sa mga laruan ng mga bata. Ang pinaghahandaan nila palagi is yung bakasyon nila na magkakasama sila. Mga Christmas vacations, ganyan. Summer vacation, yung mga ganon. Yun yung pinaglalaanan nila ng pera. Kasi syempre, ilan din sila? 5 sila. So, yung bayad pa lang sa mga hotel, tsaka sa aeroplano, di ba mahal lang sa dami nila? Yun yung pinaglalaanan nila. Tapos yung mga anak nila, hindi sila yung laging pag-ibigay yung mga anak nila, bibigay nila, no? Hindi ganun, hindi sila ganun. Bibili lang sila pag may mga pag-birthdays na ng mga bata, or may mga achievements yung mga alaga ko, yan, bibili nila ng regalo, para i-congratulate lang, ganyan. Yun lang. Pero yung pag-ibigay sila ng mga daging, mga hindi naman importante yung bagay. Ganyan, na meron na rin naman sila. Hindi nila binibigay. So, guys. Dito lang. Hindi sila ma-act eh. Sila sensitive. Tinan nyo. Eto. Ang dami pa niyan. Hindi ko siya matapos-tapos ayusin. Yan. Kasi, ayusin pa niya yun sa mga cabinet. May mga laman pa to. Kasi nga, hindi pa tapos tong bahay. Hindi pa tapos gawin. Marami pa talaga nga gawin. And narinig ko nung nakaraan. Parang kailangan baklasin ulit yung sahig. Yung parke. So, madaming trabaho. Uulit na naman sila from scratch. Kasi kailangan tanggalin lahat. So, usually pa ganito. May mga ganitong nakalagay sa upuan niya. Yan. May mga ganito nakalagay. Minsan, inaayos ko yan. Minsan, nilalagay ko sa cabinet. Ganyan. Minsan, mas nasabi niya, hayaan ko na lang kasi siya mag-aayos. Siya ang bahala. Siya na lang ang bahala. Kasi alam ko naman kung saan mga nakatagay ito. Pero pag ganyan, lalo na yung mga gamit na, yan, hinahayaan ko lang dyan kasi siya na maglalagay niya, magsasabi kung alin yung lalaban at kung alin yung isusuot pa nila na pwede pa. Ayan lang siya. Ayan. Itong mga sapatos ng lalaki, mga sapatos nila. Ayan. Tignan nyo, meron sila mga sapatos na nakatambak dyan, pati yung sa lalaki. Ayan. Diyan lang muna siya kasi hindi pa tapos gawin yung lagi yan nila ng mga shoes. So, pansamantala, hinahayaan ko muna sila dyan. Yan. So, ayusin natin yan mamaya pag naglinis na tayo ng sahig. Let's go here.
So, ngayon, nalinis ko na, okay na yung... Tapos na ako sa kwarto ng mga bata, yung mga madudumi, ganyan. Tapos pinatas ko na rin yung mga dapat ipatas. Minsan yung mga laruan nila, hindi ko talaga pwedeng tanggalin agad or ayusin. Kasi pagdadating nila, hinahanap nila at tinitingnan nila kung yung pa rin yung kung paano nila iniwan. So, magagalit talaga sila. As in, nagwala sila pag binago ko yung mga posisyon. So, ganun lang. Hindi ko sila ano. And then, yan. Ayusin ko lang. Linisin ko yung mga sahig. And, pupunasan natin ng ano, ng basahan. Tapos, lagyan natin siya ng sabon na pang parke talaga, yung pang kahoy. Ganyan kasi yung kahoy nila. Yung sahig nila, parke talaga siya. So, maglolobat na yung cellphone ko. Charge ko muna and then pakita ko na lang sa inyo later pag tapos ko na yung, pag yan, nagawa ko na yung iba. So guys, tapos na yung isang banyo and ito naman yung isa. So minsan sa lalaki kasi itong banyo, yan, sa asawa niya. So siyang gumagamit dito, minsan yung mga bata, pero kalimitan, yung lalaki lang talaga. Tapos yung mga bata, yung tatlong bata, tsaka yung amo kong babae, dun sa kabila yung linis ko kanina. So linisin ko lang din to. And then after nyan, doon na tayo sa kabila sa ano, sa salas and sa kusina.
So guys, it's 1:34. Dapat hanggang 1:30 lang ako. Pero kasi, ito na lang linisin kong kusina and then tapos na ako. So, much better tapusin ko na lang kasi maiwan pa. And sabi ko naman kay Mimo kanina, tatakbuhin ko na lang sila ni Baby sa labas kung saan pwede para hindi na kami parehong magmadaling mag-prepare. So, ito na lang kusina and then tapos na ako. Bilis na lang. So guys, we're done! Tapos na ang kusina. Look at that. So yung mga kahay na yun, hindi pa yung itatapon kasi hindi pa tapos. May gagawin pa dyan. So yan. That's it guys! Tapos na ako! So ayusin ko lang yung mga ginamit kong panlinis and then prepare na rin ako. Magbibihis, magpapalit and then go na!